Nais namin balikan to para once and for all, bigyan natin ng solusyon ng kaso. Ma'am Christine? Yes po, sir. Meron kasi mga katanungan sa mga netizen nung ma-upload po yung video kagabi na baka tatay Anthony, baka hindi mo baby yung baby nyo ni Joanna. Kanya po si Idol, nag-comment kasi po yung dati niya pong... Yung po dati niya kinakasama po, nag-comment siya po, kanya raw po yung anak namin. Kaya nga, dahil doon may mga netizens nag-react na baka nga hindi sa iyo, baka nga doon sa dati niyang kinakasama. Sir, pwede po bang i-DNA test po? Exactly. Yan po talaga ang pake namin, kaya namin tinatawagan okay. Ulit ngayon. May mga katanungan lang po ako, Taya. Nung una po siyang pumunta sa inyo, anong buwan po yun? Buwan lang, pag-usapan natin. Matatanda nyo? Po, sir, yun, September po. September 7 po. Anong araw nung September na kayo po inag... Tatlong araw, sir. Tatlong araw pa lang. Simula nung pumunta siya sa inyo, tatlong araw pa lamang nag... kayo. Opo. Opo. Kailan po siya ng anak? Gen 5 po, sir. Pwede nga. Opo. Nabilang ko naman para pong... June 5 po siya pinanganak, yung baby. Si baby. Tapos September po, mga anong araw nung September? Katapusan, umpisa ng buwan, palagitnaan. Mga 10 po, ganun. Kasi ang pagkakaintindi ko kahapon, sabi ni Joanna, after 3 weeks. Hindi po, sir. Kasi nung unang pumpo namin, talaga po magkatabi na po kami unang gabi na po sa bahay. Magkatabi na po kami sa kama ko po. Sa unang gabi pa lamang, nung siya po ay pumunta doon para mag-apply bilang kasambahay, sa'yo, si kasambahay, kaya amo. Opo. Hindi pa ho. Hindi ko po siya pinapansin, medyo magkatalikuran pa po kami noon. Gabi po. So unang gabi, siya sa inyo, tumalikod ka sa kanya? Opo, medyo nahiya pa po ako. Ikaw pa nahiya? Okay. Kailan po yung dumating yung gabi na hindi ka na nahiya, yung pangatlo? Hindi po, yung pangatlong gabi po. Oh. Yung pangatlo, yun na yun, pinatulan mo na. Medyo napakita pa siya ng motibo sa akin. Kaya po yun. Ano po nangyari? Pagkatapos noon, yung pang-apat na araw, hindi ka na amo. Hindi na kuya ang tawag sa'yo. O sir, kung hindi, darling. Napatawag yun. Na. Pero hindi ko lang kumuha talaga mahal po yung babaeng yun. Okay. Hindi po gusto kasi ang ugali po niya. Doon sa mga netizen na nagsasabing, bakit hindi raw agad-agad ura-urada ang palayasin itong si Joanna, bakit parang kinakampihan pa raw ng programa si Joanna at ang papaalisin pa muna, papalipati muna ng bahay ay si Tatay Anthony. Ito po yon. Kasi itong si Joanna, meron po siyang baby. Nandun sa kanya yung baby. Isipin nyo na lang po kung palalayasin natin agad-agad si Joanna, may hawak siyang baby. Saan siya pupulutin? Na-expose po sa panganib yung baby. Eh kung siya lang mag-isa, madali pong palayasin yon. Eh kaso meron pong baby na naka-factor in. So doon po, nag-alanganin kami na agad-agad palayasin. Bagkos ang advice namin, kitatay muna, lumayo muna habang iimbestigahan itong kaso. Matapos ko kayo ma-interview kahapon, napag-alaman natin na meron pala siyang matutulian doon nga sa kanyang mga magulang. Kaya nga in-offer po namin na kami po mismong magpapamasahe para siya ay makakawin sa kanyang kamag-anak through a pambot ata. Sabi ko nga, mag-arkila tayo ng pambot. Just the same, Tay, willing ho ba kayo na magpa-DNA test? Opo. Para po talaga po maalaman ko kung talaga po sa akin yung baby. Pero bakit po yung si dating kinakasama ni Joanna nagkiklaim na siya yung tatay? Eh nga po, para po inaangkin niya po yung si baby po. Parang inaangkin po niya. Sa kanya rin po yung baby. At saka minsa po, pag nag-away po kami, sinasabi niya, hindi mo naman anak rin, anak namin ni Panito ni Tani Baruga. Yun. Kaya nga po. Pero pag minsan po, kamukha mo man din yung bata. Parang sabi mo sa kanya. Bye-bye po kasi isip niya pag minsan eh. Kamukha mo po yung bata? Eh medyo ano po sa akin. Opo. Medyo ano po yung bata. Pero kung minsan sinasabi niya, hindi sa'yo ito. Nung pag siya po yung nagagalit, nasabi po sa akin na ganun. Kasi sir, di ba, pwedeng mangyari sir, nung bago siya sa'yo, 2 days, 3 days before, eh may nangyari pa sa kanila nung ex. Siguro. Di ba? Siguro po. Baka panay na ang ex nung pumunta sa iyo, bago pumunta sa iyo. So po, possible na hindi sa iyo yun, tulad ng sinasabi ng mga netizen. Kaya buti lang po, pahayag po sa'yo kayo sa DNA test. Tama, Tay? Opo. Tawagan natin yung MSWD, Odette, para pa-imbestigahan natin, pa-assess natin si Joanna. Kasi mali mo, baka hindi karapat-dapat sa kanya yung bata sapagkat meron siyang parang problema sa kapag-iisip. Kasi yung pong nambubugbog na nanakit ng partner, hindi po normal yan. There is something wrong with that person. Lalo pa nakita po natin lahat yung video na kung paano niya saktan si tatay, mukhang wala ho siya sa katinuan noon. Having said that, karapat-dapat ba na siya ang
may kustudiya ng bata. So dapat yung mga kinukulan gagawa ng assessment at doon magkaalamanan. Kung karapat-dapat siya, then so be it. Kung base sa assessment ng mga eksperto, dahil din naman sila kasal at sa batas natin, yung nanay ang may sole custody sa bata. However, pag sinabi ng MSWD o DSWD o social worker o psychiatrist na hindi pwede kasi may problema talaga sa pag-iisip itong nanay, kukunin natin. Yun yung proseso. Okay, at kapag sinabi ng DSWD, normal siya, then sa kanya yung bata, and then papamasaya natin siya na makauwi ng isla ata yun, ano, kung saan nandun yung kanyang nanay, tayo mga masahe. Willing tumulong si Mary B. Ramos. Okay lang yan, MSWD o Pitogon, Quezon. Okay na yan, nasa conference lang. Ma'am Christine? Pa, sir? Narinig mo yung pinag-uusapan namin dito, ano? Apo. And then, Tay, magpapa-DNA test po kayo, Tay, ha? Payag kayo? Apo. Kasi voluntary po ito, Tay. Kailangan talaga ng inyong cooperation. Apo. Okay sa yon. Okay lang po sa'yo. Sa oras na napatunayan, Tay, na may problema sa pag-iisip, ako na po mismo ang gagawa ng paraan sa tulong ng mga kinaukulan natin, mga eksperto, para maisalin po yung kustudiya sa inyo. Pero pag lumitaw, Tay, sa assessment na siya po yung normal, okay, walang problema sa kanya, then wala tayong choice kundi yung bata ipaabahay sa kanya. Dadalaw-dalawin nyo na lang po. Ganun na. Diba? At huwag nyo lang po kalimutan na suportahan. Magandang hapon po, Nanay Vanjie. Magandang hapon din po, Idol Rabi. Apo. Kayo po ang nanay ni Tani, yung pong dating live-in partner ni Juwena. Opo, Idol. Okay. Now, meron kasing baby ngayon si Juwena at kiniklaim kasi ni Tani na anak daw niya yun at hindi raw po anak yun ni Tatay Tony. Meron pong Facebook account, Idol, na nakapangalan po sa aking anak pero hindi po namin ma-access. Hindi po namin alam ang password. Ngayon po, chinek ko po kagabi kung kanino po talaga nakakonekta. Lumalabas po na kay Giselle po, doon po sa babae, nakakonekta yung Facebook account. Nakakapagtaka po na bakit may mga Facebook ganun na ano, dahil hindi po ganito ang aking anak, hindi po naman siya ganun. Kasi itong si Tani, kiniklaim niya na anak daw niya itong baby ngayon ni na Anthony at Juwena. Ayan po, yun nga po, Idol, ang ipinaliwanag po. Ikliniklaim niya, pero yung account na iyon ay hindi po niya ma-access. Meron lumilitaw na nagpapanggap na Tani at nagkiklaim na anak niya yun. Pero, yes, sir. Hindi si Tani ang may-ari ng account na yun. Mukha po niya ang nakalagay, Idol, pero hindi po sa kanya iyon. Ah, so may gumamit lang, may nagpanggap lang. Opo. So si Tani, hindi niya kiniklaim na anak niya itong baby ngayon nila, Tony at sa kanila Juwena. Ang tanong po na yan, Idol, ay kung magpapa-DNA test at yun pong bata ay anak po na ni Tani, ay napakasarap man din po ng pakiramdam, ano po na may apo. Okay, sige. Kaya po willing po naman kami na i-DNA test po yung bata at saka si Tani para matapos po ang usapin na ito. Okay, ano tama. Po? Tama, naiintindihan po namin. Salamat po, ma'am. Opo, Idol. Sabi ni Jill Hee, parang kulang ng weeks po. Kaya nga po, Ma'am Jill, sa DNA test masasagot yan. Top priority po yung baby. Exactly. Kaya nga, Rencel Domingo, thank you. Kaya nga kahapon, kung mapapansin nyo, ako mismo nagsuggest na si tatay lang munang umalis ng bahay o lumayo, maghanap muna matitirahan habang tayo'y nag-iisip ng pamamaraan na kung papaano mahanapan natin ng permanenteng tirahan itong si Juwena at yung kanyang baby. At yun nga, nalaman natin later on na meron pala siyang magulang. Bakit ganon? Because iniisip po natin na kapag pinalayas agad-agad natin itong si babae, meron siyang hawak na baby. Hindi naman ako papayag kahit na anong kabigat ng kasalanan ni babae na pati si baby maapektuhan. Kasi kung pilit natin pinalayas, madali naman natin gawin yon, isipin nyo lang po, matutulog sa kalye itong si babae, hawak-hawak niya si baby. Buntis daw po ba ulit si Juwena? Sabi ni Reserva. Sir Anthony, buntis ba ba si ano ngayon? Buntis ba ngayon si Juwena? Buntis po ulit? So, parang ano po, naglilinaw po sa sir eh. Ako. Hindi ka na po sir kung... Talaga pong buntis. Buntis siya ngayon, pangalawang baby. Ninyo kung okay. Sakasakali. Sir, pag po may nangyari po sa amin, wala naman pong
tao, kundi po, natatakot po kasi kami, sir. Baka po may nangyari po sa amin. May basihan po yung inyong takot, lalo pat inamin naman niya, yung kanyang tatay ay dating NPA. Apo, sir. At pinangalanda ka niya yon. Paano nyo nalaman? Siyempre, pinangalanda ka niya na NPA yung tatay niya, although nagbalik loob na. Pero still, para bang sinadya niya yon na sabihin, para siga ang dating niya at kakatakutan siya. Huwag ko kayo mag-alala, Ma'am Christine, ipaparating namin sa mga kinaukulan to sa ating PNP at sa ating militar. Kung yun po yung magpapanatag sa inyong kalooban, ititimbre po namin to sa military at sa ating PNP na para bantay-bantayan kayo. Apo, sir. Thank you po. Hindi po kasi po ako nakatulog kagabi. Sergeant Maria Cristina Llagas, Public Information Officer, Pitoco, Quezon PNP. Sarge, magandang hapon. Yes, sir. Magandang hapon po. Ibibigay po namin yung complete address po nitong mag-amang Anthony at sa Christine Maravilla. Apo. Meron kasing problema, family problem, itong si Tatay Anthony at saka itong si Christine doon sa isang nangalang Juwena de la Peña na kung saan may baby po sila ni Anthony. Apo, apo. Kasi po itong si Juwena, palagi niya pong pinagkakalat noon pa na siya, ang tatay niya ay NPA dati, although nagbalik loob na. Okay po. Ngayon po, nag-aalala po itong mag-ama na baka babalikan sila kasi nagsumbong sila sa atin. So ma'am, pakitulungan na lang, pakiimbestigahan, pakialalayan, pakisurvey na lang, o tingnan-tingnan, at pakitimbre na po sa ating military. Okay po. Kanina po, noon na itong summer regarding that, kaya po, in-instruct na po kami na isa-contact po yung monitor habang po kami nag-bibit patrol at i-monitor na din yung mga pumupunta doon, possible po regarding po doon sa kanyang kinatatakutan. Ayun, Sarge, sobrang thank you, Sergeant Llagas. Off-air po, ibibigay namin yung complete address at iba pang mga detalye tungkol dito sa mag-ama para mabawasan yung kanilang takot at pangamba, ha? Salamat okay po, Madam Sarge. Thank okay you. Okay po. Ma'am Christine at Sir Anthony, ibibigay po namin ang inyong cellphone number dito kay Sargento at maging sa military para kayo po i-monitor at babantay-bantayan, okay? Maraming salamat, Sir Idol. Okay, walang anumang po. At ito pong si Juwena, ipapa-assess po muna natin sa DSWD. Kapag lumabas po sa assessment na hindi pala talaga ikaw ang tatay, di hindi mo na kailangan suportahan. Sa birth certificate ba, sir, nilagay mo yung pangalan mo doon as father? Opo. Okay, pwede natin i-korte yun na niloko ka, kaya pabura natin yung pangalan mo doon as father. Okay ka na, Ma'am Christine, meron ang aalalay sa inyo, military at saka PNP. Opo, sir. Sobrang masaya po. Thank you po. Tatay Anthony. Po, sir. Nag-usap ba kayo kahapon ni Juwena matapos tayo mag-usap dito on air? Ay, hindi po, sir. Ako po, bumalik po dito sa mga pinsani ko po sa, dito po sa Kangay. Siya nga pala, si Juwena ayaw na makipag-usap sa atin. Pinapatayan tayo ng tawag ng telepono. But anyway, Tay, matapos po ang DNA test, then papagawa natin ng assessment. Okay? Para naman maging kampante na kay lahat-lahat. Para malaman ang katotohanan. Kung anak nyo, di, supportahan nyo na po. Di ba? Opo. Okay, sige. Sige, maraming po salamat. Okay, pinaglihian pala si Kuya, sabi ni June Del Ocampo. Sinabi, naglilihit daw ito. Sabi, mismo kahapon ni Joanna, ang liit pa ng baby ngayon, buntis na naman. Ilan taon na po yung baby nyo, Sir Anthony? Magsi-six months lang po siya ngayon, December 6. Pwede na siguro, 6 months di ba? Maglilihi naman siguro talaga. Attorney Garrett, magandang hapon. Attorney Garrett? Magandang hapon po, Sir Yaffe. Yes, Sir Yaffe. Okay. Inilagay ni Tatay Anthony na siya yung father ng baby nila ni Juwena. Halimbawa, lumitaw sa DNA test na hindi nga siya talaga ang tatay, pwede ba idadaan sa korte yun para paalisin yung pangalan ni Tatay? Yes, Sir Yaffe, no? And aside dun sa correction of entry na tinatawag natin, which I think we can do now sa administrative case, no? I think magiging liable pa siya, Sir Rafi, for a criminal offense, which is the falsification of public documents. Para na rin po sa kaalaman ng ating mga netizens, no, yung pagmimisrepresenta po ng facts sa mga ganitong dokumento na napaka-importante, dahil nga ine-establish niya yung pagkataon ng isang person dito sa Pilipinas, no, it's punishable by falsification, Sir Rafi. Ikukorte pa ba yun kapag ipapalit yung pangalan sa birth certificate? Yung dun po sa father, since po material entry siya, hindi lang siya mere typographical entry, Sir Rafi, sadly pupunta pa po tayo ng korte and medyo mapapatagal. However, mabilis lang naman po yan sa courts. Pero pwede niya i-stop yung pagsusuporta
the moment na lumitaw na talaga hindi siyang tatay, base sa DNA test result, pwede mo sabihin niya, stop na ako habang, paano, kung halimbawa sa korte, abuti ng 1 year yon. So 1 year siya nagsusuporta. So pwede niya stop from day one na lumabas na negative, hindi siya yung tatay. Yes, sir. If totoo po, no, and very, very confident siya na hindi siya talaga yung tatay, then I would suggest that he stops. Ngayon, kung gusto maghabol ng tao, he can just raise the fact na hindi talaga siya yung tatay as a defense pag kinasuhan. Dahil ibig sabihin, sa oras na lumabas sa DNA test result, kunyari lumabas next week na hindi siya tatay, so agad-agad, starting next week, pwede niya itigil yung pagsusuporta. Yes, sir. And then, sabihin, ang ibig sabihin nga, to follow na lang po yung ano, correction of entries later on. Okay. Salamat, Attorney Garrett. No problem, sir. Ayan, Sir Anthony. Papa. Gagawin natin ito mabilisan. Hopefully, in a week's time o 2 weeks pinaka mahaba na malalaman po natin ang lahat ng katotohanan, okay? Kasama na po dyan na ito pong si Joanna, come what may, mapapauwi. Opo, sir. Okay? Sige, magandang hapon po sa inyong pareho. Okay. Maraming po salamat. Sige po. Thank you po. Meron na po tayo 17.3 million subscribers sa YouTube. Kung nagtataka po kayo kung bakit hindi po kayo nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng mga latest videos from Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Rafi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan.